Istorya, Tagalog Horror Stories. Nung mamatay ang lola ko, summer that time, year 2012, nung nangyari ito. First year high school ako nito and sa Bulacan kami nakatira. Siguro mga 1 week na din nung nalaman namin sa mga kamag-anak namin sa Batangas na lumubha na yung sakit ng lola ko. So basically, lola siya ng nanay ko. Ilang weeks din na nagstay yung lola ko noon sa ospital at dala na din ang katandaan niya. Kaya napagdesisyon na ipagpasa Diyos na lang ang lahat at umuwi na lang. So from Bulacan, bumiyahe kami papuntang Calatagan, Batangas. Doon na nga namin nakita yung kalagayan ng lola ko. Bedridden na siya at hindi na siya halos makapagsalita. Puro ungol at tango na lang pag nagre-respond siya sa amin at ni hindi niya din maidilat ang kanyang mga mata. After iyakan na magpipinsan at magkakapatid, doon na sila nagkwentuhan sa mga nangyayari. Ang kwento ng tita Inday ko, nakatira lang din naman sa compound ng pamilya namin. Bago pa daw lumala yung sakit ng lola ko, nagkukwento daw yung lola ko kay tita Inday na meron daw umiikot sa bahay na tinitirhan ng lola ko at kinukutkot yung yerong part ng bahay. Bali yung itsura ng bahay is very typical na bahay sa probinsya. Nakataas yung kwarto na part and may silong sa ilalim na pwede pa din madaanan basta yumuko ka lang. Dahil din doon, nagka-idea yung mga kamag-anakan namin na inaaswang ang inay dahil sa sakit niya. Every summer kasi nagbabakasyon ako sa mga tita ko sa Manila. And since bakasyon naman that time, napagpasyahan ko na hindi sumama pabalik sa Bulacan. Kaya yung parents ko lang ang umuwi at nagstay na lang ako para ma-spend ang buong summer ko dito sa Batangas bago ulit magpasukan. Hindi ko na maalala kung sa pang ilang araw ko na pag-i-stay doon nangyari yung mga karanasan ko na ito. Pero ito yung nagparealize sa akin na mayroon aswang na totoo sila at nag-e-exist sila sa atin. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga pinsan at tita ko na kapag sumapit na ang hapon, doon mo mararamdaman na nandiyan na siya. Halos mag 6 PM na noon at tapos na kaming mag-dinner at napagpasyahan naming lumipat na sa kabilang bahay kung nasaan yung lola ko para makipagpalitan naman sa pagbabantay. Bali pag umaga, yung mga may edad na ang nakatoka sa pagbabantay at pag-aasikaso sa lola ko. At pag gabi naman, kami magpipinsan at magtitita ang nakabantay. Nung papunta na kami sa bahay, doon ko first time na ma-experience yung sinasabi nilang paramdam. Isipin nyo na lang yung tunog ng malalim na paghinga. Hindi ko ma-explain pero yung tunog niya ay para siyang humihinga sa tenga mo. Ganoon kalapit yung tunog. Pero ang weird pa doon, kaming lahat ang nakakarinig. At araw-araw namin yung nadidinig sa buong pag-stay ko doon. At ayun na din pala ang palatandaan namin na nandiyan na siya. Ang sumunod naman ay Sabado ng gabi at galing kami sa bayan dahil fiesta noon sa Luksuhin. Nang nakauwi na kami, madami kaming nakitang tao sa bahay ng lola ko. Dahil siguro Sabado noon at may free time ang mga tao kaya nagsipuntahan doon at halos mga kamag-anak din namin ang mga iyon. 11 na ng gabi nag-start ang pag-aaswang sa amin. Nung una, lakad lang at talon lang ang ginagawa sa bubong ng bahay. Hanggat maya-maya, madidinig mo na naman sa may puno ng mangga na may kumakaluskos
dahil sa mga tunog ng dahon na gumagalaw. Noong araw na iyon, ang mga bantay ay ako kasama ang dalawang pinsan at isang tita ko. Pero may nagstay din ang dalawang matanda na halos lolo at lola ko na. Sa may labasan nakatira yung lolo ko. Nagdala siya ng gulong kasi ginagamit namin yun sa pagsisiga at pausok paggabi. Ang hindi ko makalimutan na paramdam ng araw na iyon ay nangyari sa ilalim ng silong. Balikawayan lang yung pinaka-part ng silong ng bahay, kaya dinig at kita mo sa mga siwang kung meron mang tao. Maya-maya, narinig namin na may kumakalusko sa silong, kaya kinalampag ng lolo ko yung part na yon kung saan kami may nadidinig na paggalaw. Nawala ng saglit pero hindi nagtagal. Ibang tunog naman ang nadidinig namin. Tunog na galing sa nagagalit na baboy. Madidinig mo talaga yung pag-roll niya at galing sa baboy at hindi sa aso. At sobra akong natakot noon, to the point na ayaw kong dumikit sa kahit anong part ng bahay, baka bigla na lang akong hilahin. Ang sumunod naman na nakita ko, dali-daling nagsilabasa ng mga tao sa bahay. At yung lola ko, may kasama ng kawayan na may tulos at pinaghahampas yung bahay with matching mura pa, at ang sabi nila, dapat daw murahin at ipakita na hindi ka natatakot. Bago mangyari yung isa sa pinaka-weird na experience ko, eto muna yung nangyari bandang hapon. Isa sa mga bantay na matanda nung araw na iyon ang nakakita sa isang matandang lalaki din na may dalang timba ang pumasok sa open na kusina sa likod ng bahay at sumilip sa pinto na kung saan nakaratay ang lola ko. At nung sisitahin or tititigan sana ng lola ko kung sino yung lalaki, e bigla na lang din nawala daw ito. Ang pinagtataka daw niya dahil hindi pamilyar yung matandang lalaki sa kanya. So going back sa experience ko sa araw na ito, galing kami sa taas ng burol para kumuha ng mga tuyong dahon ng saging na gagamitin sa pagsisiga habang nagbabantay sa gabi. Habang nagbabantay kami, ay bigla na lang nagsitahulan ang mga aso at pumunta sa part ng kawayanan. From nowhere, bigla na lang nagsitakbuhan at umiyak yung mga aso pabalik kung saan kami nakapwesto at nagsisiga. Dahil na din medyo late na, napagpasyahan namin na sa loob na lang ng bahay magbantay. Madaling araw na nito at habang nag-uusap kami, ay bigla na lang may bumagsak sa labas ng bahay. At paglabas namin, nakita namin na may putol na nakabagsak na puno ng buko sa harap ng bahay. Weird na weird ako sa mga nangyayari dahil kitang kita ko yung puno na healthy pa naman iyon, pero bigla na lang nabali sa kalahati. Napasabi na lang yung lola ko na kainama naman at ang agaroba e manguha na agad ng buko. Nakakatawa at nakakatakot kasi ganong oras may babagsak na puno ng buko. Ang sunod naman ay normal na araw lang to. Ganoon pa din, kuha pa din ng mga tuyong dahon ng saging para may pangpaliyab kami sa gabi. Sabado nangyari ito. After namin manood at kumain ay pinaidlip muna kami para daw may energy at hindi antukin pag nakipagpalitan na sa pagbabantay. Sa kasarapan ng tulog ko, bigla na lang akong nagising sa kurot ng tita ko. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon, pero nung nalaman ko, ako mismo ay nabuhay ang sistema ko. Ginising ko yung pinsan ko na nasa tabi ko at tinuro ko sa kanya yung uluhan namin. Pinakinggan din niya yung tunog na galing sa labas ng bahay na ang pagitan lang eh yung bintana na gawa sa kawayan. Madidinig mo yung salita ng pag-roll galing sa galit na aso at baboy. Sobra kong natakot dahil hollow blocks lang yung bahay, tapos yung kalahati na ay kawayan at yung mismong bintana naman ay napakalaki sa uluhan namin na gawa naman sa kawayan lang din. Yung pinsan ko,
Gumapang pababa at tumakbo sa kabilang kwarto para gisingin yung mama at papa niya at sabihin na nasa likod ng bahay yung aswang. Lumabas agad yung tito ko kasama yung gulok niya at nagmumumura sa labas ng bahay. Dahil dun nagsilabasan yung mga tao sa kabilang bahay kung nasaan ang lola ko. Tinanong kami kung ano daw ba ang nangyayari at doon na namin sinabi yung mga narinig namin. At doon namin napatunayan yung sinabi ng isang lolo namin na mag-asawa daw yung aswang na nakatira sa barangay Gulod. Ngayon lang namin na experience na dalawa na ang umaaswang sa amin. Lahat kami ngayon ay bantay dahil napaaga ang gising namin. Kaming mga kabataan tapos yung mga lolo at lola namin. Sabi nila sa amin, hindi lang pala sa mismong pagkain nila natitikman yung punterya nila. Pati pala sa pagsinghot o sa pag-amoy nila, parang natitikman na nila ito. At iyon na din ang last day ng lola ko dahil namatay din siya nung madaling araw na iyon. Naalala ko, sabi sa amin na yung aswang daw nakikiramay pa at pupunta sa lamay. Ganoon daw sila dahil nababanguhan daw kasi sila sa mga patay.